langit na bayan, pinagpala ka sa kilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Nakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa paggunita po natin sa kapistahan ni San Ignacio de Loyola, ating hihilingin ang kanyang pamamagitan. Ganon din po sa tulong ni Santo Padre Pio at ng Mahal na Birhen upang hilingin sa Diyos na tayo ay maging tapat sa Kanya, maging tapat sa ating misyon na maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Especially nating ipinagdadasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga nasa kanikanilang tahanan at yung mga nagdidibusyon kay Santo Padre Pio. Kasama ng ating pagdarasal sa lahat ng mga intensyon ng naririto ngayon, ganun din po yung nagpamisa ngayong oras na ito. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtulad sa kanya sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan, sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo,
nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, "Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang mga ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya't tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas, tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad." Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, "Napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan." Sumagot ang Panginoon, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangungunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo, at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na iyong ginawa noon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy iyong kapasihan na lipulin sila. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Magulang natin Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga
Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, isa na namang talinhaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at tumayo, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, anupat napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsasalaysay pa siya ng ibang talinhaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamagitan ng mga talinhaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta, "Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihi mula ng likhain ang sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Typical daw po among Asians ang hindi expressive ng kanilang damdamin at saloobin. Lalo na sa ating mga Pilipino. Marami ang pinepresuppose natin dahil hindi natin ipinapahayag kung ano talaga yung nasa damdamin natin. Ang daming mga napahamak na desisyon sa buhay dahil of our inability to express our thoughts and feelings, to communicate what is inside us, kasi hindi tayo expressive ng ating nararamdaman at nasa sa loob. Kasi malimit, pinipropose natin ang mga bagay, hindi natin kino-confirm kung ito bang nasa sa loob o nababasa natin sa kilos ng ating kapwa, ayun nga ang kanilang nararamdaman at nasa sa isip because of inability to communicate what is inside each one of us. Unlike other cultures, like American culture and European culture, they're very expressive of their own thoughts and feelings. Kung ano yung kanilang nararamdaman, yun ang kanilang sinasabi. And without judgment. Dahil dito, sa ating kakulangan ng tamang pamamaraan ng pagpapahayag ng ating puso at isip, maraming desisyon sa buhay natin ang kung minsan ay nagkakamali. Maraming desisyon at kilos natin ang tila baga napapahamak because of lack of communication and expression. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang ginawang pagsamba ng mga Israelita sa Diyos-Diyosan. Nagpagawa sila ng idols kay Aaron. At ang dahilan ay hindi lamang dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Ang dahilan ay sapagkat wala silang mabalita na nangyari na kay Moises. Wala silang communication sa nangyayari kay Moises sa taas ng bundok. And because of the hardness of their hearts, together with lack of communication with Moses or with Moises, with Moses, naging unfaithful sila sa Diyos. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan.
Mga kapatid, malaki ang nagagawa epekto sa buhay natin ng katigasan ng puso. Samahan mo pa ng kakulangan ng komunikasyon ng ating nasa sa loob at ang ating isip, malaki ang magagawa nitong pinsala. Sa ating mabuting balita, narinig natin ang paanyaya ng Panginoon na maging bahagi ng pagpapalaganap at pagpapayabong ng kanyang kaharian. At marami sa atin ang tumatanggi sa gawaing iyan. Sa pagtawag ng Diyos, ay wag na, nahihiya ako. Ay hindi ko kaya yan dahil ako ay hindi naman mabuti. Lahat naman ay ganyan. Wala naman talagang tinawag ng Diyos na perpekto. Marami ang tumatanggi na maging bahagi ng kaharian ng Diyos sa pagpapahayag, hindi lamang dahil matigas ang ating puso, kundi kulang tayo ng komunikasyon sa Diyos. Kulang tayo ng pakikipag-usap sa Diyos. Kulang tayo ng pag-i-express ng ating damdamin at saloobin sa Diyos. And because of that, hindi lumalago yung ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Hindi lumalago yung relationship natin sa Kanya. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, tayo'y inaanyayahan na number one, huwag tumigas o huwag patigasin ang ating puso. Pag nakaramdam ng pagtawag ng Diyos, huwag nang magdalawang isip, tumugon. Kapag naanyayahan tayo na magdasal at makipag-usap sa Kanya, iwanan natin ang ating ginagawa. Let us talk to Him and express our thoughts and feelings sa Diyos nang walang inhibitions, nang walang takot. Sapagkat palalambutin niyang ganyang karanasan ang katigasan ng ating puso upang tayo ay makatugon sa kanyang panawagang maging bahagi ng kanyang kaharian. Marami ang tumatanggi sa gawaing pagpapalago ng kaharian ng Diyos. Hindi lamang dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ang ugat ng kakulangan ng kaalaman ay kawalan ng relasyon. At ang kawalan ng relasyon sa Diyos ay bunga ng kawalan ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Tayo'y laging magdasal sapagkat ang panalangin sa Diyos ang daan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Tayo'y laging magdasal upang kung tumawag ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at pananalangin, daglian tayong makakatugon bilang bahagi at patuloy na nagsisikap na maging bahagi ng kaharian ng Diyos na handang magpalaganap ng Kanyang awa, kabutihan at pagmamahal sa sanlibutan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ngayon'y nananalig
magmamahal sa'yo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula. At ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ignacio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uluran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulak, sa pilayay ng palakat at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhan, kami natubos mong tunay. Ang Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman.
Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, na namuhay, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kapanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa sala para na pagpapatawad namin. Sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyaniya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Tulad ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay, kami naway magtipon maging bayan mong gilid. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupuga. Isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga ubas na pinigat naging alak, sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan. Kami naway maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyang. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Tayo po ay magsitayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat ngayong gunugunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailanpaman ng iyong kamahalan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pag-aawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang klego or clean as you go sa lahat ng mga lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance. Tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyo pong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan
katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasal na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan lang ang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo na tipayan, kanyang pagkalinga at habang, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.